Hello, Melgoers all over the world! Syempre naman, for sure, by this time, alam nyo na kung nasaan tayo. Yes! Dahil love namin kayo at request kayo ng request, nandito ulit tayo sa May Boracay! Ito nga yung aming second home, sabi nga nila. So, ipapakita natin ano ba yung mga kaganapan, ano ba yung bago. Alam nyo naman, kahit pabalik-balik tayo ng Boracay every 3 months, laging may bago. So, lahat yan, ipapakita namin sa inyo. Pero, syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, mag-subscribe po muna kayo. At i-like at i-follow nyo na po kami sa aming mga social media accounts. Ano pa nga ba ang gagawin? Tara na, sumama na kayo sa akin. Go with me, Mel. I just want us to go. Guys, touchdown Boracay! So, syempre, kaya tayo rito bumalik. Baka nagtataka na naman kayo. Unang-una, ito lang naman kasi pinapanood yung vlog. Ano ba? Charon. So, syempre, gusto rin namin kayong mapagbigyan ulit. Plus, magpipik season na. Gusto namin ipakita sa inyo yung ganap sa Boracay kapag ka during peak season. Kasi magki-Christmas na, guys, eh. And also, ang pinakadahilan talaga, meron kaming tatapusing prior commitment na nakapag-yes na kami sa isang collaboration para next year, hindi na tayo babalik sa Boracay. Tapusin na namin siya this year. So, tingnan natin kasi ngayon, amihan season na. So, back to normal na naman yung mga transportation at saka yung mga, ano tawag doon? Yung port. Ayan. So, tingnan natin kung nadagdagan na yung... Ay, wala dito. Wala na naman dito. O, tingnan nyo guys, sa iba na naman. So, tingnan natin paano yung transportation. Wala dito. O, ayun, nasa labas na guys. So, ayan, o. Kaya diba, kahit every 3 months tayong mag-update, okay lang. Kasi naiiba talaga lagi. Lagi na lang siyang naiiba. O, tingnan nyo ngayon, 3 months pa lang tayong nakakapunta dito, iba na naman kaagad. So, nandito na tayo. So, nandito sa labas kapag mag-DIY kayo. Ito yung tricycle. Window 1. So, ayun yung maganda ngayon. Mas organized na siya. Ayan o. Window 1. And then, nandito yung van. Tapos, ito meron ng parang package na meron na rin siyang mga meron na rin siyang kasamang boat. So, ayan. So, naiiba talaga, guys. So, diretso na daw. Wala na yung sticker ngayon. Wala na yung sticker. So, diretso na daw tayo. Lakad lang ng kaunti. Ito na. So, nandito na yung bayaran ng tricycle. So, dito na siya. And then last time, 'di ba, tumatawid pa tayo doon. So ngayon ata dito na lang. Ayan. So 150 pesos pa rin. Te sana po yung port ngayon. Jetty port po tayo ngayon, sir. Ah, jetty port. So sa jetty port pa din. Ah, jetty port na. Hindi na, hindi na tatawid. Oo, hindi na tatawid. Tapos may jetty port na tayo kasi nga hindi na habagat. So dito na tayo. Ayan. Kaya lang last time. I mean dati 100 pesos. Ngayon, 150 na talaga, guys. So, go na tayo. Back to normal na yung port natin. Pero, let's excited. Lagi na lang excited kahit ilang beses nang nakakapunta ng Boracay. Let's go. Ayan sa Enzo, guys. Dito na tayo sa may jetty port. So, ayun na nga. So, back to normal na nga. So, dito na kayo sa may jetty port. And then, bababa naman tayo sa may Cagban port na. So, hindi na doon sa may Tabon Port. Back to normal na nga. So, ayun lang. Ngayon ay 4 p.m. na. Pero tingnan nyo guys, mas konti pa yung tao. So, hindi pa super peak ito. And then, mas konti pa rin yung nagbabayad. Oh. So, titignan natin kung may mga changes din sa mga babayaran. So, ayan. Look guys, wala masyadong tao. Guys, wala pa masyadong tao. So, punta ka agad tayo rito sa may verification counter. So, ayan, kami kaagad. So, ganun pa lang kakunti yung tao. So, syempre, for sure, pagdating yan ng December, marami na. So, ganun pa rin, guys. Meron pa rin kayong fill out na form. So, ayan na lang. So, ang maganda ngayon, mas konti pa yung tao. And then, tingnan natin kung magkano na yung mga fee. So, ayan yung boat fare. Nakikita ko na 50 pesos. Tapos, yung environmental fee at saka terminal fee, titignan natin kung nagbago. Kasi last time, 150 pareho. So, tignan natin today kung nagbago na. At paikot-ikot na ako kasi wala namang tao. So, walang nakalagay. Magtatanong pa tayo. So, hintayin na natin. Ay, ito. Meron. So, meron dito. Hi po. So, terminal fee is 150 pa din. And then, yung
environmental fee, 150 pa rin. So, same pa rin nung nagpunta tayo 3 months ago. So, ayan guys, same na same pa din lahat ng babayaran. And then, yung pa rin, may fill out on ka pa rin para naman makakuha ka ng parang, ano yan, seat number mo. So guys, andito na tayo. And yes, Kagban Port na ulit. So ayan, so mas convenient na. Kasi medyo malayo-layo yung sa may Tambisaan Port eh. So nakita nyo ba yung panahon? Parang uulan. So anyway, sa yun nga. So natuwa lang kami. Oh guys, so may pa-free. Magandang pa-welcome. Thank you from Dub. So parang swerte namin today. Ayan, may pa-free. Tapos kanina, dun sa may airport pa lang sa may Manila, nakita namin si Abe at saka si Martin. So sobrang tuwang-tuwa kami kasi si Abe yung nag-inspire sa amin para mag-vlog talaga. Kasi nung pandemic, yes, gusto naming mag-vlog. Saan ba tayo? Dito pala. So gusto naming mag-vlog. And then hindi namin alam kung ano yung gusto naming i-vlog. Kasi syempre, di ba, hindi pa naman pwede mag-travel that time. Tapos si Enzo gusto niya yung mga ano, mga daily vlogs, mga prank-prank. Hindi ko naman kaya yun. Hindi ko kaya nung mga scripted na vlogging. So ayun, nanood ng mga vlogs. And then, si Abe yung nakita ko na travel vlogger na talagang grabe talaga yun. As in, super galing niya. And then, nakarelate ako sa kanya. So alam niyo yun, yung vlogger na alam mong abot kamay mo lang. Yung hindi maarte. So ayun, so ganun. So siya yung naging tag namin. So na-meet namin siya kanina, swerte. Super ganda sa personal, guys. Grabe, walang makeup. Ito yung picture namin, papakita namin sa inyo, di ba? Nilamon ako ng buong buo. Walang makeup, ang ganda-ganda. So ayan, so we are so happy na nakita namin sila. So ngayon, hanap na uli tayo ng transportation natin. Ito yata, best ano mo kung public to. So ayan guys, so paglabas nyo dito, again, pwede kayong tumawid doon kung gusto nyo magtipid para hindi kayo babayad ng private na sasakyan. And then, tignan natin yung dito. Ano siya? Public ba yung ganito? Ayan, so ito rin yung puti. Hanapin nyo yung ganito, yung puti. Oh, ayan kuya, oh. Hi po. So ito, mga public itong white. So para hindi kayo mapamahal. Guys, nag-try kami na doon sumakay. First time namin sanang gagawin yun. Kasi nga public din doon. But 10 minutes na ang tagal kasi pinupuno pa. Eh parang lima pa lang kami. Eh feeling ko parang dosehan yung ano, yung sakay nun. So, balik tayo rito sa may nakagawian natin. Dito ulit tayo sa may labas, tawid tayo. Kasi may mga dumadaan naman dito. And then guys, ito ha, may mga nakaparada rin dito, mga motorbikes. Sila din bumibiyahe din yung mga yan. Guys, ayan, paglabas agad namin, o meron ka agad. So yun, so mura din naman doon sa may color white. Kaya lang, yun nga, magpupuno talaga siya ng mga pasahero. So, ang gawin nyo din, yung katulad ng ginagawa namin, lumalabas nga kami talaga dito. Yun naman talaga yung ginagawa namin. Kanina lang, napag-tripan lang na. Kasi nga, baka maiba, di ba? Para may share din namin sa inyo. Pero yun nga, hindi siya advisable kasi medyo matagal kang maghihintay. I like ito, salpak agad tayo. Okay, sa kababa na kami. So, ito yung BPI. And then, ito, ano nga tawag dito? Bulabog Lake. Bulabog Lake ba? Hindi, Balabag Lake. And then, tawid lang tayo. Ito yung D-Mall, guys. So. And then, we're back here dito sa may accommodation natin. Dito sa may Julius Hotel. Kasi di ba sinabi nga namin sa inyo na abot kaya lang din talaga siya. So, budget din. Tapos, ang ganda ng location. Kasi nandito ka kaagad, malapit ka kaagad sa may D-Mall. Tapos, paglalakad mo, paglabas mo, nandoon na kaagad yung White Beach. Tapos, ang ganda pa nung room namin last time. So, tignan natin ngayon. Kasi alam ko ang room natin ngayon ay deluxe, no? Parang deluxe yata. So, tignan natin kung ano yung difference doon sa may room natin nung nakaraan. So, sa mga hindi pa nakapanood ng vlog na yun, ng aming room tour, ito yung link, ilalagay namin sa ibaba. Panoorin nyo na lang din. Pero syempre, bibigyan pa rin namin kayo na kahit pa paano room tour now. Para lang makita nyo yung difference. So, ito na kaagad siya, guys. And then, nagtataka kami. Sabi namin, bakit parang makulimlim? Tapos yun yung sabi ng driver. Sabi yung driver, may LPA daw. Diyos ko, natapag pa kaming merong ano, low pressure area. Babaguhin pa yata kami ngayon. So, ito yung Piccolo, guys. So, yun nga, yung Julius, katapat na katapat lang. So, ayan. So, for sure, nakikita nyo na to. Hindi lang natin alam kung paano basahin before. What traffic is po?
Julius po? Julius Boracay! Yes, Julius, so, ayan! So, we're here at Julius Boracay! Oh, ayan oh, solong-solo natin oh. So, ayan. Sabi ko naman sa inyo, kaya kami bumabalik-balik dito. Kasi una, pagpasok mo pa lang, mararamdaman mo kaagad na welcome ka. Kasi babae talaga ng mga staff dito. And then, wait lang kayo dyan guys. Maya-maya, may pa-welcome drinks pa dito. So, ayan. So, diba? Ito yung pool nila guys. So, sa mga hindi pa nakakapanood ng vlog namin, so ito yung pool nila. So, kung tinatamad na kayong panoorin yung vlog namin na yun, so ito na yun. Ayan yung mga rooms nila. So, last time, yung room natin, meron ding veranda, pero nandun tayo sa may hagdan na part. So, tignan natin ngayon, kasi kapag ka-deluxe yata, naiiba, parang wala yata dun sa may hagdan. So, tignan natin mamaya. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Oh, may pa-welcome drink dito. Oh, diba? So, yan pa lang, diba? Umamin kayo from the airport, diba? Ang daming transfer, tapos bibigyan kayo ng welcome drink. So, yun pa lang, grabe. Kiniuhaw ko. Ayun. So, pamatid-uhaw talaga siya, guys. Kasi nakaka-uhaw talaga. And then, minsan mainit pa, di ba? And then, ako, salita pa ako ng salita. Kaya, kapag may welcome drinks, big plus talaga yun. Homody tayo ni Mish. Hi. Bukas balikan natin si Jessa. So, ayan. Ang babae talaga ng mga staff dito. Sabi nga namin sa inyo. So, kahit na tayo, deluxe room daw tayo. And then, bibigyan namin kayo kaagad ng room tour, of course. Yan na yung room natin, guys. Nandito lang tayo sa may second floor. Ay, mukhang magandang view natin. For today's page, maganda yun. Ano na yung mood? Thank you, Ate Irene. So, ito na yung room natin, guys. Ang lamig. Ang bango. Ay, mas okay yung room natin today. Kasi nga, deluxe room. So guys, nandito na tayo sa ating room. So yung room nga natin ay deluxe room. So pasok na kagad muna tayo dito sa my toilet. So guys, isa nga sa mga reasons kung bakit po namin ito nagustuhan. Kasi malaki yung toilet. Guys, kapag kayong price ng hotel nasa may 1,200 to 1,800, afford na afford natin yan. Kaya okay na okay sa amin yung ganito. And then, paglabas natin, eto na kaagad yung kanilang cabinet. Malaki rin yung cabinet nila. Tapos, nandito yung safety deposit box. Ayan. And then, meron ditong mirror. May TV. Eto yung kaibahan ngayon, meron tayo ditong sofa. Ayan. Or the sofa. So, meron ditong sofa. And then, eto na kaagad yung ating bed. Ganun pa rin guys. So, laki ng bed. King size bed din siya. And then, hanap ako ng hanap kanina ng fridge. Kasi diba, kung naaalala nyo, doon sa may room natin last time, hanap ako ng, merong fridge, and then hindi naman namin mabuksan. Yun yung struggle. Ngayon, ito, hanap ako ng hanap. Sino mag-aakala na nandito siya sa may ilalim ng sink? So, ito siya, guys. So, meron ditong fridge. Ayan. So, may fridge dito. And then, ayun nga, oh guys, oh, may sink pa dito, may mirror din. Tapos, meron silang electric kettle. Kapag gusto nyo magkape, which is meron naman dito. Meron ditong free coffee and tea. And then, ito yon guys. Ito yung kaibahan kasi yung last time, ano ito binubuksan? Ano ba yan? Hindi na talaga matututong magbukas. Ay, ayaw pa rin. So, hanapin natin. Saan natin mabubuksan? Ito. So, last time, meron din tayong pa-veranda. Pero yung veranda natin last time, ito yun. Pasok! So, ito yun. So, last time, yung room natin, merong veranda. Pero, doon tayo sa may dulo. So, meron siyang nakaharang na, ano, na stairs. So, now, look at this view. So, nandito kaagad tayo. Ito yung unang-unang room dito sa may second floor. And then, ito, guys. Ito na, yung palabas, papunta ng D-Mall, and then papunta rin ng White Beach. Ano na to? Ito na yung view natin. So, ayan guys, yung mga ganitong apresyuhan, caring-care natin yan. So, lalo na nga ito, ang ganda nung ano niya, ang ganda nung location niya. And then, ang maganda pa sa ganitong mga hotels, katulad dito, kasi di ba pagka sobrang laking hotel, parang hindi mo nararamdaman na parang, alam mo, kasi ang daming ano eh, ang daming guest eh. Ito parang personalized, yung ihatid ka talaga, tatawagin yung pangalan mo, tapos merong welcome drinks, ang talagang alam mong, parang tawag nito, talagang wini-welcome ka na, nila talaga doon. Kapag ka naman sobrang late na hotel naman,
minsan walang ganun. Walang customer service na nagaganap. Bibigay sa iyo yung susi or yung keycard, akyat ka ng sarili mo. So ito kumbaga saktong-sakto lang. So sa mga merong budget na katulad nung budgetan lang namin, yung kumbaga hindi masyadong mura, hindi rin naman masyadong mahal. So itong hotel na to is perfect for you. So again, dito yan sa may Julius Boracay. Guys, hindi namin kayo titipirin. Yung update natin, diretso ka agad tayo dito sa may D-Mall tsaka sa may beach para makita nyo yung situation now. So, ito yun guys. So, the famous Boracay na signage. Ayan yun. So, dyan kayo mag-picture-picture. And then, pasok na tayo now dito sa may D-Mall. So, 5 p.m. na, no? So, 5 p.m. Actually, nagtataka kami bakit wala masyadong tao. Alam ko na kung bakit. Kasi today is November 7. Kagagaling nga lang pala dun sa may mga long holiday. So for sure, yun yung maraming tao. And then, hindi pa naman pa-Christmas. So kumbaga na sandwich yung punta natin. Kaya hindi masyadong maraming tao. Which is fine naman sa amin. Kasi tignan nyo guys, nakakapanibago. Pa-peak season, pero tignan nyo. Almost empty itong D-Mall. Ngayon ko lang ito nakita na ganito, kakunti yung tao. Tapos yung Halomango, wala masyadong pila. Actually, walang pila talaga. Ay, may mga pre-love. Guys, kahit dito sa may Boracay, may ukay. Oh, pa 150 lang yan. Kaya wala masyadong tao ngayon. Kung ngayon kayo pupunta in November. Ito yung Coco Mama, oh, walang pila. So, diba? As in, hindi namin alam dahil ba konti lang yung turista ngayon. Or tapos na yung ano, yung hype niya. Tapos yung sunset, pa sunset pa nga lang. So ayan, hindi namin kayo titipirin guys. Punta agad tayo ng beach para ngayon pala alam nyo na kung gaano ba karami yung taong aasahan ninyo. Kapag ka more or less ngayon kayo pupunta in November. Guys, even mang inasalok, hindi masyadong matao. And then, andox. So siguro nga kasi hindi pa naman dinner. So kami din ganun. Hindi kami sumasabi sa may oras ng dinner. Kasi kapag ka, ano, Diyos ko, agawa na upuan dyan, guys. Yes! So lakad pa tayo. Pero yun nga, mapapansin nyo, na pumunta tayo rito 3 months ago, na hindi pa yun yung peak season, ang daming tao. So ngayon, pa-peak season na, pero konti yung tao. So naguguluhan na ako, hindi ko na alam kung ano yung peak season dito sa Boracay. Guys, nandito na tayo sa may beachfront. So sa mga mahilig sa mga coffee, ayan o. So ginagawa ulit or nire-renovate yung Cafe del Sol. And guys, may nagbabalik. So ngayon, pwede na ulit yung sandcastle. Tama ba? Sandcastle ba tawag dyan? So diba, pinatigil yan before. So ngayon, meron na ulit. Pwedeng-pwede na ulit. So syempre, tatakbo Boracay yan. So kapag nandito kayo, of course, pila na kayo dito guys. So parang donation lang naman yata. Thank you. Humibayad. Humibayad. Syempre, Pilipinas eh. Charot lang. Ganun lang talaga pagka Pilipinas, iba may bayad. So ayan, so ito na yung White Beach. So nandito naman pala yung mga tao kasi nga naghihintay siguro nga ng sunset. So ayan o guys, payapang-payapa na yung dagat. Unlike nung pumunta tayo dito ng July, grabe. Diba ang lalaki ng alon, ito ngayon, payapa na siya. Parang nag-iba no, naging balde. Pero parang nag-iba. Eh, siguro nga, dahil nga siguro sa may, ano, sa may habagat season. Ayan parang aakyat ka. So syempre, low tide. Alam niya naman kapag ganitong oras, low tide. And then mukhang wala, walang nagbabandyang magandang sunset. Oh, kasi nga LPA. 'Di ba? May pabagyong magaganap. So sana naman 'wag naman lumihis naman. 'Wag tayong mawawalan ng pag-asa, guys. Ilang araw pa tayo rito. Mahaba-haba tayo ngayon. Meron pa para bukas. Yes. Magiging magandang sunset. Yes, kaya pupunta tayo dun sa may mga nagpaparaw. So nakakatuwa kasi dito na ulit yung mga activities unlike ng nakaraan nandoon sa may Bulabog. So ngayon mas masaya na dito. Ayun oh, pupunta tayo sa mga nagpaparaw sailing. Magpapa-picture tayo doon. So ayan yung ganap ngayon dito sa may Boracay. Actually, parang mas konti yung tao ngayon. Eh, which is, yun nga, understandable naman kasi nagdaan yung napaka-long holiday na yan. Pero kailangan mo mag-file ng leave. Oo, long holiday pero may isang kailangan mag-file ng leave. Kaloka. So ito siya. Ito yung situation now.
Ang ganda pa rin talaga ng Boracay. Ayan na naman tayo sa ang ganda pa rin ng Boracay. And then, ang mapapansin nyo kasi rito sa may Boracay, guys. Papakita ko sa inyo ng very light. Ayan, tignan nyo ba yun? Bakit kapag dito sa may Boracay, kailangan naka-outfit, di ba? Oo, yun yung kaibahan. Kapag nasa Boracay, kahit nasa Boracay ka lang, naka-outfit pa din. So ayan, magpipicture tayo din sa may Paraoseri. And then, nandito na tayo sa may tapat ng Henan Crystal. So mas konti talaga yung tao, pero grabe, oh. Puti-puti talaga ng buhangin dito sa may Boracay. Pero yun nga, oh, maninibago kayo kasi nagkaroon nga siya ng something. Kasi syempre kami lagi nang nandito. Yung parang ano, mas mataas yung ano, yung buhangin dun sa may... O parang hinukay na hindi mamita. Baka nga siguro yung natatangay-tangay kasi nga nung malakas na araw before. So ganun yun, parang nagkaroon ng baitang. Parang ganun. Ayan guys, may konting pa-sunset ngayon. Pero syempre, aasa pa nga rin tayo kasi ilang araw pa naman. So, marami kayong aabangan sa vlogs namin dito ngayon sa may Boracay series. Itutodo na namin to. Kasi gaya nga nang sabi namin sa inyo, baka ito na yung last na punta namin dito. Baka next year hindi na or sa 2025. Syempre, para mas marami tayong mapuntahan, tatapusin lang namin yung commitment namin. So, babalikan natin yung La Carmela de Boracay. Kasi ang dami nagagalit sa inyo porque ganun yung review ko. Char, hindi. Kasi that time, yung kasi yung room na napunta sa amin. So, tignan natin this time. Babalikan natin yung La Carmela de Boracay. And then, of course, mag-ehenan pa rin tayo. And then, meron tayong isa pang bagong hotel na hindi naman bago. I mean, meron yung first time namin mag-stay dun sa may hotel na yun, sa Station 1 naman. So, mangyayari ngayon mag-stay tayo ng Station 1, 2, and 3. So, ganun siya. So, eto ngayon yung ganap sa may Boracay. Again, yung mga babayaran nyo sa may terminal fee at saka sa may environmental fee, pati sa may bangka, parehong-pareho, ganun pa rin katulad nung last time. Ang naiba lang ngayon, syempre, hindi na nga siya habagat season. So, back to normal na ulit. Doon na ulit yung port natin. Doon na ulit sa may jetty port and then sa may tabon port. So, ayan. So, sana po nabigyan uli namin kayo ng glimpse kung ano ba yung mga expect ninyo dito sa may Boracay kung ngayon kayo pupunta in November. Lalo na marami sa inyong magpa-plan kasi magpipick season na talaga. So, sana mas lalo namin kayong napa-excite and abangan nyo po yung mga susunod naming Boracay travel vlog. Simula pa lang po. Ayan. Ito po sa Enzo. Bye, everyone!